Hello, hello. Good morning. Kayo po ba ay nakapag-file na ng inyong mga COC, mga idol? Kayo ba ay tatakbo na bilang mayor o konsehal sa iyong lugar? Asus Mariosep. Yung iba nga dyan, mga idol, sa Batangas, buong pamilya yata tatakbo, mga idol. Asus Mariosep. Parang ang politics yata sa Pilipinas ay ginawa ng negosyo, mga idol. Family business yata ang politics sa Pilipinas. Yung mga political dynasty dyan, mga idol. Kung natapos na yung term ng tatay, yung anak naman, pag natapos na yung anak, salit-salitan lang sila, mga idol. Ay, Jesus Mario Joseph. Kaya mga kapwa kong Pilipino sa Pilipinas, maawa naman po kayo sa mga sambayan ng Pilipino, kapwa natin. Maawa kayo sa Pilipinas. Alam nyo po, ang mga kurakot na mga politiko, no? Hindi naman po yan na pinapanganak lamang ng bigla, or hindi naman sila hulog ng impyerno, mga idol. Hindi naman sila basta sumulpot na lang. Ang mga politiko na yan, na makurakot na yan, mga idol, kasalanan din naman talaga ng mga bubutante na kagaya natin, mga idol. No, totoo. Isa tayong bubo, mga idol. Bubutante tayo, mga lodi. Tanggapin natin yan. Isipin mo, kinukurakotan tayo harap-harapan, pero pagka natapos na eleksyon, sila pa rin nakaupo. Sus Mariusip. Tsaka isa pa, tignan ninyo, yung anak ni Pacquiao, tatakbo na rin daw, mga idol. Oh, wow. Good luck sa inyong lahat. Pati yung mga vlogger, mga idol, sila Diwata, Pares, tatakbo na rin yan. Sila Rosmar, mga milyonarya, bilyonarya, tatakbo na rin, mga idol. Kaya nga tayo, mga idol, bilang pipitsuging vlogger, mukhang tatakbo na rin yata tayo, mga idol. Pinag-iisipan ko yun, mga idol, para mag-purgun na lang ako dito sa abroad at mag-apply na lang din ako yata sa amin. Parang balak ko rin magtakbo na barangay official or konsehal, mga idol. Mukhang masarap yata magtrabaho sa gobyerno, mga idol. Mukhang malaki-laki yata yung inapprove na budget mo ngayon, mga idol. Trilyonis, mga idol. Sus Mariusip. Kaya sa mga baguhan dyan na mga gustong tumakbo ngayon, mga advice ko sa inyo, no? At wala na mga background sa law or political science, suggestion ko, mag-ano na lang kayo. Mag-aral rin naman kayo ng political science, mga lodi, para may karoon naman kayo ng idea, no? Siyempre, hindi natin pinagbabawal yung mga ganyan, pero maawa naman kayo sa mga kapwa ko bubutante. Maawa kayo sa Pilipinas. Ibuto nyo yung mga karapat-dapat. I-research nyo sila, yung mga background nila, mga lodi. Ano ba yan? Tumakbo lamang ba yan dahil sa kasikatan niya? Ang dami ang tatakbo ngayon, mga artista, mga lodi, no? Artista, mga lods, tumatakbo ngayon. Nagsisisi ako nung nakarang eleksyon, sinuportahan natin mga ganyang tao. Walang kwenta, yan mga yan, mga lodi. So, na hindi porke artista yan, capable na yan. So, para sa mga kinabukasan natin, mga idol, mag-isip-isip kayong mabuti. Huwag kung sino-sinong mga binubuto ninyo, mga lodi, no? Kung i-relate ko lang, mga idol, dito sa mga Middle Eastern countries, mga idol, o totoo, mayaman talaga sila, pero yung political system nila dito, mga idol, napakalinis. Siyempre, sasabihin nila, ba't may kukumpura ang Middle East sa Pilipinas? Pilipinas tayo eh. Oo, Pilipinas, punong-punong-puno ng corruption. Ba't may nagbago ba sa Pilipinas? Sus, alam mo nagbago sa Pilipinas? Lalo pang tumaas ang mga bilihin, mga loido. Yun ang nagbago sa Pilipinas ngayon. Lalong naghirap, mga idol, sa Pilipinas. Lalong dumami ang patayan at mga nawawala at nire-rape na mga bata. Yun ang nagbago sa Pilipinas ngayon. Maniwala kayo hindi. Manood lang kayo sa balita. Ma-stress ka, mga lodi. Oh, no! Kaya nga dito sa Middle Eastern countries, monarchy sila. Walang mga ele-election dito. Pero napakaayos ng pamumuno ng mga hari at reyna dito, mga lodi. Yung mga namumuno dito talagang iniisip nila mga kaunlaran lamang. Mga peace and stability, security, mga benefits ng bansa nila. Pero sa atin, mga lodi, sus, yung mga dating nasa Narcolis ngayon, dati na pina-wanted ng Duterte administration, sus, ayan, naglabasan na sila, mga idol. Grabe. Hindi lang yun, itong matindi, tumatakbo pa sila ngayon sa politika, mga idol. Gusto nilang maupo, mga idol. Sus, Mariusip. Mahatulan mo ngayon ng pandarambong, mamaya nakaupo na sa Senado. Mahatulan mo ngayon ng makukonvict yan ngayon, mga idol, na ng kriminal or anumang kasalanan niya. Pero pagka natapos na yung term ng nagpakulong sa kanya, next term, malaya na naman siya. At hindi lang yan, uupo ulit siya, senador o congressman. Ang galing! Only in the Philippines, mga lodi. So itong mga bagay na sinasabi ko ay opinion ko lamang, mga idol.
Actually, parang ganito rin yata yung nararamdaman ng karamihang mga Pilipino. Mar Joseph. So, ngayong election, mga idol, iboto nyo naman yung mga bagong mukha dyan sa lugar ninyo. Hindi naman yung basta bago lang, mga idol, no? Aralin nyo naman yung mga profile nila, yung mga adhikain nila, at saka yung mga edukasyon nila, ganyan. I-filter ninyo, mga lodi. Hindi naman porke anak yan ng senador or magina yan, iboboto nyo na. Or nagpamudmud lamang, nagbigay ng sardinas, noodles, iboboto mo na. Sus Mar Joseph. Ewan ko, naging nasyon na ng ayuda, yung Pilipinas.